kado mga itim. Wala. Pag nakalas, ipakita sa amin. Kado, maitim. Wala. Uy! Patay, patay! Hey, Sir Ma'am, Top Sarge, once again, magandang hapon. So, ang ginawa natin nung nakaraan is yung upper receiver lang, o yung upper slide. Yung slide lang mismo. So, kukunin natin yung pinakamaliit na pyesa ng frame. Ito yung frame, ito yung slide. So, ano yung kailangan natin? Kailangan ng pyesa konti, lalo na lang dito sa sear ng main spring housing. Martilyo, tapos yung exacto rito. Yan. Makikita nyo, merong butas na bilog. Yung may kanal at saka bukol. Mamaya papaliwanag ko. Okay, bago kayo magkalas, first of all, check nyo yung pistol. Papasokan natin yung 4 rolls of gun safety. Ano yung una? Consider every gun. Okay. Consider every gun or pistol as if they were loaded. So, ibig sabihin, pag nandito, i-check ko yung barrel. Kung may chamber load. May magazine ba siya o may chamber loaded ba siya? So, i-clear. I-clear din. Kalapitin. Kasa ulit. Kung gumagana. I-check kung gumagana yung safety. Naka-open slide. Eh, naka-open hammer. Check yung safety. Kung nag-activate. Kung hindi siya makalabit, okay, good. Pangalawa, yung safety grip. Ibig sabihin, pag hindi mo pinirish yung ito yung safety grip niya, hindi mo kinalabit, ay hindi mo pinapress, hindi yan puputok. Then, pag pinisil mo, dapat kinalabit mo, talagitin. Okay. Then yung half cock. Yan, mararamdaman niyo yan. Pero, kunti lang, yan. Kung hindi siya makalabit. Ibig sabihin, maganda yung seat niya sa loob. Okay, check! Ano yung unang gagawin natin dyan? Dalawa kasi yung 19... Kasi yung 19... yung GI. Sino may barrel na GI? GI. Yung... standard na GI. Yun. GI. Yung GI. Yung tinatawag na GI kasi hindi pa siya naka... nakalungdas. Standard. So dito, halos pares lang sila. Unang-una, nakikita nyo yung safety nuts release, yung safety nuts lock, yung kanya. May maliit pa na sumusunod. Di ba may kanal dito? Pero maliit na sumusunod. So itatapat doon sa may dito sa slide stop slide stop nut. Doon sa maliit. Yan, itatapat lang. Alam natin yan. Yan. Unlike sa Glock na mas madali. Then, pisilin natin sa loob. Sa ilalim, pisilin natin ito. Yung mumukol. So, awakan lang, ganyan. Then, pag hindi kaya, itikin lang konti. Kunti lang. Minsan, pinipisil lang yan. Tigas. Bago.
Yeah. Kailangan natin na pwede sa kunti. Yun, lumagitik na. So matatanggal na yan. Anong tawag dito? Slide stop. Hilain na siya. Matatanggal na yan. Okay. Hiwalay mo muna yung frame. Yan. Then maraming klase ito. Mayroong mga butas yan. Minsan may butas dito. Bago mo matanggal, tinatanggalan ito. So ang tawag dito is bushing type. So ano yung unang gagawin? Ito yung gamitin. Ibababa recoil plug. Ito yung tinatawag na recoil plug. Tatanggalin natin. Meron din yung natin, pinipress lang tapos pinitwist. Lalakas na yan. Doon tayo sa mano-mano. Clockwise, ipaikot yung barrel bushing. Then tsaka lalabas yan. Mag-ingat, dapat nakasalamin. Kasi may spring, malakas yan. Okay. Ang tawag dito? Recoil plug. Dito nag-ano yung recoil. Ito. Recoil spring, recoil plug. Ito, recoil spring. Ito. Rod. Recoil rod. Then tsaka mo counterclockwise yung barrel bushing. Makikita nyo mayroong lalabas na lock nya, pinakalock nya yun. Tapos silain. Yan o, nakabukol. Itatapat lang yan, ganyan. And yan ang lock nya. Pag i-inalign nyo doon, lalabas na siya, barrel bushing. Then ito yung pisili lang dito sa ilalim. Barrel. Make sure na nakayuko yung tag dito. Barrel link. Yan. Para mahila. Dito yung frame. Nai-slide. Nai-slide. Dito naman sa extractor o firing pin, gagamit tayo ng matulis na matigas na bagay. Pipisilin natin yung firing pin. Yan. Then pababa yung slide firing pin stop. Alalayan kasi minsan tumatalon yan. Tok! Hindi mo na mahanap. Ang tawag dito? Firing pin stop. Ito yung firing pin tsaka yung firing pin spring. Masyado malakas yung firing spring. Firing pin spring. Yan. Then nandito rin yung extractor. Yan, hilain lang na ganyan. Itulak lang. Kontrahin yan. Yan. Labas na siya. So yan ang pagkasunod-sunod. So clear na siya. So pwede mo na siyang linisan. Kaya maglilinis. Isa-isain. Pero make sure pag naglinis kayo, meron kayong puting tela. White cloth. Para na-identify nyo kung nasaan. Tapos para hindi magtalbog-talbog. Huwag kayong iwasan gumamit ng mga plane na ganito kasi gumugulong. Minsan pag ako, hindi nyo na makita. Hey. Okay. Then anong gagawin dito? I-hammer down ito. Hammer down. Alalayan. Pagka maipit kayo dito. Yan o, dito. Pagka maipit, parang gunting yan eh. Alalayan. Yan, kalabitin. Alalayan. Anong gagawin para mas madali ito? Kumuha ng, ito na sinasabi ko kanina. Merong palubog yung kanal niya rito sa sir ng mainspring. Meron din ding bukol. So, doon tayo sa may bukol. Ibig sabihin, paatras. Paatras. Make sure na naka-hammer down. Para walang tensyon na malakas. Ayan. Okay. Ito. Ito yung detent pin ng mainspring. Tsaka yung ito. Hindi na siya, wala pala siyang kuwan. Wala siyang butas. Okay, so useless pala yun. Dami, Dami. Walang butas, huwag paigpitan yun kasi itutulak niya. Ito, mag-weld. Okay, walay. Then, anong gagawin sunod? Ikak siya ulit. Para matanggal yung ambidextrous, yung safety nuts. Ambidextrous kasi dalawa siya. So, habang bago pa, mahirap tanggalin. So habang iniikot
pinapalag na ganun, dahan-dahan mong kailangan ng konti. Huwag mong pipirsahin, kasi mababalik yan. Tandaan. Yan. Kakalangan. So, i-reverse natin kasi may ano. Tanggalin muna natin yung dito. Screw ng handgrip. Ayan. Screw. Dito yung screw nya, kunin nyo. Meron din itong housing. At ito yung housing. Huwag nyo tatanggalin yan. Kasi pag yan ang lumuwag, kasi naka-fix na yan. Hindi naman sa ka-fix, may thread dyan. Ihiwalay nyo siya. Iba, para hindi magkayo magkaroon, ibalik nyo siya dito. Para hindi mawala. Ayan. Ganon din sa kabila. Ha. Balik. Ito yung grip, steel grip. Then pwede nang tanggalin ito. Yung tinatawag na mainspring housing. Nandiyan yung mainspring, ito yung housing. So ito, dito tayo nagkakatalo. Dapat nakakak yan. Yan. Para matanggal. Yan. Sapit niya, birain, sapit niya. Kunti-kunti lang, huwag pipirsahin. Alalayan ng pag-ikot. Kasi ito, magkahiwalay yan. Pero meron siyang dugtungan sa gitna. Kung nakikita niyo ito, parang big ng ano, bato. Ito naman, parang tusok lang siya. So, nagsasalubong yan. Pag nilak. Yan. Mahigpit pa siya, oh. Ibig sabihin, hindi pa siya nabubuksan. Yan. Yan dapat ang tingnan natin. So, mahirap ibalik. Bago. Yan. Sasalubong yan. Ito ang nababali. So, magsasalubong. Iwanan niya ganyan. Then, kunin yung ito. Safety. Ha? Safety grip. Safety grip. Then, kunin yung shear spring, tinidor. Ito, kakailangan natin mama ito. I-set aside natin. Pero dyan lang sa tabi. Yan. Then, balik natin yung ano to? Hammer strut. Ito yung nagtutukod sa mainspring. Dito, para pumalo siya. Meron siyang pwersa na magpalo. Ito yun. Ito nagtutulak sa kanya. Ito naman yung, ito, pag hindi natatanggal ito, huwag nyo nang tanggalin. Yung, dito, plunger. Ito yung tinatag na plunger. Ito yung plunger tube. Yan. Pag sinaksak nyo ulit mamaya, mas mauna yung maliit. Ito ang maglalak dun sa safety at saka sa slide, yan. Ito magtutukuran yung slide at saka sa safety. Yan, nagkakaroon siya ng tension para mag-lock yung dalawa. Okay? Ito na. Then, sunod. Kumuha ulit ng mas maliit na pin. Yan. Para tusukin yung hammer. Nakasama yung hammer strut. Ito, pakaliwa. Pakaliwa na lahat yan. Kung haplosin nyo, merong parang pack ulo niya. So yun yung pinaka nasa kaliwa. Kung hawak nyo yung baril, nandito sa kaliwa. Diba? Then mahugot na yung hammer mismo. Hammer tsaka hammer strut. Sunod na makukuha, yung shear, yung pin ng shear. Yan. Share at saka disconnector. Ito yung pin niya. Pagsamahin mo yun doon. So malalaglag na dyan yung, anong unang malalaglag? Unang malalaglag dyan yung share. Yan, malalaglag lang yung share. Yan o. Ito yung share. Tatawag. Parang half moon.
nakaharap siya sa'yo pag inano mo, kinabit mo. Then yung disconnector. Yan, yung disconnector. Yung disconnector, may plot sa ibaba. Ito yung nasa ilalim ng trigger housing. Yan. Okay. Sunod, babalikan natin ngayon yung trigger. Kukunin natin ngayon yung shear spring. Meron, nakikita nyo yung kabila ng magazine cuts. Merong flat screw dyan na screw na flat ang kailangan mo. So, ito ang purpose nun. Bakit merong ganyan? Ito yon. Walang ibang purpose ito, kundi dito lang siya talaga. Walang ibang purpose itong kawit-kawit niya na ito, parang ngipin. So, ito ang purpose niya eh. Then, i-press mo siya. I-press. Parang may spring yan, mararamdaman mo, i-press. Press, tapos i-press mo rin dito. I-press mo na ganyan, i-press na magsalubong. Then, counterclockwise, iikot. Hanapin mo yung medyo maluwag siya na iikot. Yan. May maluwag yan, huwag niyong persahin. Pag hindi niyo mahanap, i-press niyo lang, laruin. Tapos, may kusang iikot yan. Hindi mo kailangan nalagyan ng persa. Then, lalaglag na siya. Yan. Lag na siya. Huwag gagalawin, ibabalik. Kasi pag hindi mo alam na... Actually, mayroon, kung pag-aaralan mo, mayroon siyang lock. Parang bolt. Alam mo yung bolt ng baril? Nakalock. Ganun ang mechanism niya. Parang inilock mo siya. Para hindi siya lumabas. Pero pwedeng lumabas yan. I-twist mo ulit. Lalabas yan. Lalabas yung spring. May spring dyan, pero huwag na natin tangkuhan. Kasi kulang tayo ng... Ilan yan? Piyesa yan. 1, 2, 3. Tatlong piraso ito kung mag-iwalay. Yan. Pero huwag nyo nang pakialaman. Ayan na. Kasi maliit, napakaliit. Nandyan yung... huwag na, patigas yung ano niya. Tapos ito yung trigger. Yan. Tapos, wala na. Yan, wala na siya. Wala nang laman. So, pwede ka na mag-start, maglinis. Ayan. Okay, subukan natin tanggalin ito. Clockwise, i-press mo ulit. Kasi meron isang ditit yan, no? Parang bolt, parang alam mo yung bolt na baril, bolt action na baril, ginaganon. 28. Okay, huwag na. Mahirap, wala tayong special tools. Kailan nakalock yan eh, ginaganon yan. Okay, ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minsan nahihiwala ito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Balikan natin itong pang 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 2, 37, 38. Meron pa siyang alin pang pa-adjust ng kanyan. Ilan na? 38. 39, 40. 41, 42. 43. Ano ito? Ito yung tinatawag na... Kung yung extractor, ito yung extractor niya, ito yung tinatawag na ejector, pantulak. Ine-eject niya yung shell. Yan. Ilan? 44. Last... 44, 45. Plus, hindi pa, meron pa dito. 46. Ang gagawin natin para mas better. Yan. Lagi tayo ng reference. Nakikita nyo yung detent pin ng, ito yung detent pin ng, ito, sa ibabaw. Meron siyang, ito yung pinakamaliit na pisa, detent pin ng mainspring housing. Yan. Ipipress na ganyan. Tapos, pakitulak sa ito. Ipipress mo yan, ayan ito. Yung maliit na salit. Para mag-unlock yung, mag-baba yung spring. Tutulak ko baba, then tulak mo. Dito. Tanggal na. Yun, raglag. Yun. Ito yung pinakamaliit. Dito yung pin. Then ito yung main spring cup. May spring cup tsaka main spring.
Tapos ito yung tag dito. Ito lahat. Ang pangalan nito? 45 plus yan. Kasi ito. 49. So, lang piyasa niya. Dami. Mayroon nagkalas dito ng PIP battalion dati. Ito, dala-dala niya lahat. Naka-plastic. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila may balik. So, dapat kayo mismo, alam nyo kung paano balik. So, anong gagawin? May tila? May ano ba kayo? Pamunas? Meron to. Mas simpleng pamunas lang para pagbalik, mas maganda. Okay, anong unang gagawin natin? Ibalik yung huli. Yung unang, pinakahuling niya ginalaw, yun na ibalik. Ito, minsan, baka mabaliktad nyo, ha? Yung cup at saka yung, dito? Parang pako na yan. Pagmutan ko na. Yan. Yung parang triangle na yan. Parang umbrella. Yan ang nauna. Then, napasok kasi yan, oh. Yan, papasok yan. Lalagay doon. Tapos, ibabalik muli dito. Tsaka, kung makikita nyo yung pin, meron ding parang ulo dito. Hindi mo maisot yan, babalik tayo mo. Balik mo ulit saan. Balik. Nakabalik na. Meron, nakalak na siya. So, napaka-importante meron ganyan ganito. Ilalak mo sa plywood. Okay, gagawin natin mauna. Kunin natin yung frame. Babalik natin yung frame. Babalik natin yung yan. Ang tag dito? Yung trigger. Trigger. Makikita nyo, hindi yan, pagbalik na dyan, hindi yan magsuot. Kahit anong gawin mo, hindi yan papasok. Hindi siya papasok. Kahit anong gawin mo, pagbaliktad. Pag tama yung kanya, bababa, papasok yan. Okay. Then yung, ano to, magazine cuts. Ibabalik mo lang siya ulit. Ganun o, may ulma niyan, naka-ulma o, yan. Tapos kunin mo yung seal spring. Ipipress mo ulit. Ipipress mo siya, maglalaro yung spring. Yan o, babalik siya. Maglalagitik yan. Huwag pipirsahin! Pusang bababa yan pag makuha mo. Paano mo kukunin? Dahan-dahanin mo siyang ipinipisil-pisil. Parang kapain mo ba? Tapos dahan-dahanin mong kuhan. Walang pwersa yun. Pag nag-release yan, yun na yun. Walang pwersa yun. Okay? Ano sunod? Yung disconnector. Yung disconnector, may flat sa baba. Yun ang nakalapat dito sa housing ng trigger housing. Yan. Papasok mo doon. Yan ang magkukunik ng ang trabaho niyan, ikukunik niya yung firing pin na yung ngipin ng yung hammer dito sa shear. Saan na yung shear natin? Then ilalagay yung shear. Dapat nakaharap sa'yo, nasa taas ang ngipin. Ilalaglag mo lang dyan. Yan. Tapos kunin yung maliit, yung shear pin. Yan, dito. Hindi siya maisuot yan kasi dahan-dahanin mo siyang kapakapain. Ibalik mo lang siya. Walang pwersa. Make sure. Ito minsan hindi nyo may balik. Bakit hindi may balik yung ano, sasabihin natin. Kasi, balikulin natin ulit ha. Kung makikita nyo ito, parang mayroong kanal sa dulo niya. Yun yung, dito sa ambidextrous niya, sa kanan, kung panglipuan, dito sumaside may ngipin niya, no? Ito. May kanal dito. Dito sumasayad yan. Yun ang pinakalak niya para hindi matanggal. Yan. O, di ba? Meron siyang, yan ang dinadaanan niya. Kaya dapat, yung kanal na yun, nakaharap dito. Yan, nakaharap. Okay? Yan. Pitik-pitik-pitikin mo lang. Nakaharap? Nakaharap na, no? Nakaharap dito yung kanal. So, next is yung, mamaya pa. Yung, plunger. Mauna yung maliit. Then sunod yung shear spring. Ipatong. Ito nakapatong lahat ito, hindi nakailalim. Itong una nakapatong ito sa shear. Ito naman pangalawa
nakapatong sa disconnector. Ito, pag naka-forward ito, malulos grip ka, ay mawawala itong safety grip. Usan ang kakalabit dyan. Pag pinorward, pag pinorward mo naman dito rearward, o pinarearward mo, mag-engage yung ano niya, yung safety grip. So hayaan lang natin na naka-rearward. Yan, paibabaw muna, paibabaw. Yan, tapos may kanal dito, may butas. May butas sa kanya. Ito 'yon, dapat naka-alm mo diyan. Yan. Yan. Dapat naka-fit. Yan, dapat naglalaro. Yan oh. Okay, okay na. So kunin mo ngayon yung main housing. Housing. Alalay lang, huwag mo muna isasagad. Muna isasagad. Then, kunin yung hammer. Yan. Dapat naka-align yan. Mag-align yung butas yan. Then, saan na yung kampo? Walang pwersa yan lahat. Ibababa. Yung peripin strut. Yan. Kumagat na siya, di ba? Nakakagat na. Yan. Naka-hammer down. Then, isunod yung safety grip. Okay. Then, pwede mo na siyang ilock. Yan. So, yan ang problema natin ngayon. Kalimitan. So, ito yung gagawin natin para mag-connect. Yan. Yan. Ipasok mo ngayon sa dyungkan. Yung pin na nga dito tayo sa baba. Yan, pasok mo saan. Make sure na yung kan, yung may bukol. May bukol tapos pinasok ko. Oh, yan, may bukol. Yan. Tapos pukpukin. Sige lang sa malapot eh. Okay. Yan. Sideways naman ngayon, i-press. Okay, tingnan natin ha. Magpipresign, baka hindi naka-align. Okay? Pasok na din, lagyan natin ng kunting tulak. Make sure na naka-align sa butas. Pag hindi mo prinis yan, hindi yan mag-align. Okay na. Then, ikakak mo ngayon. Dapat magkukunik yan. O, nag-connect, di ba? Ayan, isa. Yan, isa, yung half-cock, tsaka yung full-cock. Pag hindi nag-connect yan, tanggalin mo ulit. Dapat ganun, nag-connect yung disconnector. Then, kunin yung, ito muna, shoot mo na yan, para papasukan niya yung, hindi niya yata ako na, wala, hindi niya nakuha. Hindi niya ba nakuha? Yun, yun ang problema, umikot. Ngayon, madali lang yun. Yung pin ulit. Tusukin mo lang siya. I-hammer down mo muna para mag-release. Then ikutin mo lang. Yan. Subukan natin na mag-shoot. Ayaw, kulang. Kulang ng ikot, di ba? Screw, ikot. Ito yung problema. Ikot. Okay, nakakapit na. Pumasok na siya. Yan ang pinakalak nga yung detent pin ng ano, ng sear. Then, ikak. Tsaka, ishot yung safety nuts. Pag sasamahin yan, pantay, naka-align dapat. Yan, naka-align silang dalawa. Then, kukuha ng screw para makapasok. Yan. Nag-engage na silang dalawa, nagyakapan na, nagganyanan niya. No? Naghalikan na silang dalawa. Inagat niya, tinusok niya. Pasok. Ayan. Kunting pitik lang.
Yan, kunti lang. Huwag lalakasan, oh. Di ba? Okay na. Then, subukan mo nang hawakan kung nag-engage. Unsafe? Ah, pwede. Half cock, full cock. Pwede na. So, half full cock mo lang siya. Sambay mo lang siya. Ang sunod ipabalik. Tapat mo na lang yan, oh. Moras ba? Then sa kabila naman, para di mawala, doon lang wala. Tapat lang siya. Sa sunod na pinto, paper bag naman dali natin. Paper bag tayo rito. Huwag masyadong ilock. Ha? Huwag yung piersahin. Kung ano lang yung ideal na lock niya. Huwag masyado. Finger na lang. Finger tight. Okay. So okay na. Yung frame, okay na. So dito naman tayo babalik sa dali na lang ito, di ba? Unang-una, yung ejector, ay extractor. Make sure na nagtapat ito. Mayroon siyang tapat na kanal yan. Para mag, bago niya ipasok yung mainspring, yung pairing pin, ipasok niyo muna ito kung magkasya. Subok niyo muna para hindi mahirapan. Para hindi, ganyan, kulang. Kailangan ng alignment. Nakikita nyo naman eh. Hindi kaya. Okay. One ulit. Kaya. Kailangan natin na salamin ah. So tanggalin ulit. Sabi naka-align na siya, tanggalin ulit. Yan. Subukan ilabas, ipasok ulit. Kung fit na siya. Tatanggal na 'yan. Okay. Then yung spring tsaka yung bearing pin. Ito kailangan niyo ng glass. Tapat niyo dito. Tapos piselin. Tapos pakagat. Yan. Pag kumagat na, sa time na ilayin, nalagitik. Okay na. Barrel. Barrel bushing. Rod. Pasok dito. Spring. Okay, yung spring may putol at saka may yung dikit. Yung dikit dapat ang nasa ilalim. Magmamalpagsin yung barrel niya habang tumatagal yan. Yan. Then yung tapos ito ulit gamitin nyo. Make sure na nalagitik. Okay. Then palabasin yung sear. Ay, sear yung ito dito. Pag tumapat na, ishoot lang muna yung yan. Tapos pagtapatin ulit dun sa detent na ano. Subukan ulit yung tatlo. Isa. Safety, hindi makalabit. Pag ganansip mo, dapat makalabit. Ay hindi makalabit pa rin, dapat i-press ito. Saka pipitik. Half cock, hindi makalabit. Full cock, safe, hindi makalabit. Safe. Tapos pagka biglay mo, long press. Kalabit, long press, kasa. Dapat hindi siya nag-hammer palo.
Kasi kung mali yung disconnector, mag-armor palo yan. Bitawan, kalabitin. Asa ulit. Okay. Tanong. Tatlong araw yata.